kaya nga bang manipulahin ang tao ang apoy? Gaya nung ibinalita namin sa inyo kagabing bata sa antike na pinaniniwala ang nakakalikha ng apoy, ayon sa isang eksperto, hindi ito pwedeng mangyari. Nakatutok si Maki Pulido. Sa pelikula, may mga superhero na nagmamanipula ng apoy. Imposible raw ito sa tunay na buhay. Paliwanag ni UP Physics Professor Giovanni Tapang, para magkaapoy, kailangan sindihan. Kung bigla man daw sumiklab ang isang bagay, malamang nalagyan ito ng kemikal tulad ng gas. Ang kailangan kasi para magsindi ang isang bagay ay umabot sa isang tamang init para magsindi ito. Gaya ng ginagawa natin sa gas, sa kalan, sinisindihan natin siya para mag-apoy yung isang bagay. Wala naman kasing inilalabas ang katawan ng tao na pwedeng maggawa ng mataas na init o kaya ay maglabas ng kemikal para magsindi ang isang bagay. Sa Barangay Mohon, San Jose, Antique, sentro ng atensyon ang 3 taong gulang na si MM. Nagkakaapoy kasi sa loob ng bahay nang di malaman ang sanhi. Ang paniwala ng kanilang mga kapitbahay, sumisindi ang apoy kapag iniisip lang ni MM. Sa kuha ng GMA Iloilo, may itinuturo ang bata sa loob, sabay labas ng nanay niyang may tanga na nag-aapoy na damit. Hindi malinaw sa video kung itinuro ito ng bata sa kaumapoy o umaapoy kasi ang damit, kaya itinuro ng bata. Lapad na, oo. Ay, sa tunga ang umpisa, wala man silinga sa higad. Wala. Kaya iya sa tutinig ang luto na mo, wala na kalayo, wala man ako katutod. Wala naman kalayo. Nakibot lang ka mo. Natingala ka, isang may kalayo. Ya, tapos ya, ma, may kalayo ang atop. At nagkuha ako isang balding may tubig. Sinuri na ng NBI ang tela. Wala naman daw itong bahid ng kemikal na pwedeng maging sanhi ng sunog. Ayon kay Professor Tapang, pwedeng ilagay si MM sa isang controlled environment o kwartong malayo sa kanyang bahay. Dito makikita kung masusunog ni MM ang mga gamit. Yun nga lang, baka matroma lang daw si MM kung siya'y pag-eksperimentuhan. Wait, dahil batang-bata pa yung 3-year-old. Yung bata ay hindi siguro maganda na isubject siya sa ganung pagtetest. Ayon pa kay Professor Tapang, wala pang naidodokumentong kaso ng kakayanang magpaapoy. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. At tulad ng ibinalita ni Maki Pulido, sinuri ng mga taga NBI Region 6 ang nasunog na damit na nakita nyo nung bata na naglilikha o nakakalikha o mano ng apoy. At yan ay sa pamamagitan lamang ng pagsabit ng salitang sunog. Sa isinagawang test sa laboratorio, tinignan nila kung merong ang bang kemikal na maaaring magsanhi ng pagliab ng damit ng batang si MM. Pero lumabas sa resulta na negatibo yon sa nitrogen, oxygen at methane. Yan ang mga kemikal na posibleng lumikha ng apoy. Hiniling raw ng alkalde ng San Jose Antique na isagawang pagsusuri para mabigyan ng paliwanag ang pangyayari. Nito lang Pebrero, bininyagan ang bata habang nasa loob sila ng simbahan. Panoorin niyo mga kapuso, ayun o, oh. Ayun! Bigla na lang nagliyab yung bulletin board. Patuloy naman ang pagdating ng ilang tao na gustong masilayan si MM. Bilang pag-aalala sa kaligtasan ng bata at ng kanyang ina, pinalitan na ng lokal na pamahalaan ng kahoy at yero ang pawid at kawayan na bahay ng mag-ina.